Hello mga ka-SFT! It's Friday, October 2. Nasa 20th pwesto na ang Pilipinas sa may pinakamataas na kaso ng COVID-19 sa buong mundo, o hindi bababa sa 314,000. Sa inilabas na listahan ng Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center, sinundan ng Pilipinas ang bansang Italia sa pwesto na may mahigit 317,000 na kaso. Nangunguna pa rin sa listahan ang bansang Amerika, India at Brazil. Ayon naman sa Department of Health, nananatiling Metro Manila pa rin ang epicenter ng pandemya. Sunod dito ang Cavite, Laguna at Negros Occidental. Samantala, inaprubahan na ng COVID-19 Task Force ang Dietary Supplementation Program para sa mga sanggol na nasa edad na 6 hanggang 23 buwan. Makakasama rin sa makatatanggap ng cash o food packs ang mga nutritionally at risk na buntis. Hindi pa inilalabas kung kailan ito sisimulan at kung magkano ang gagastusin ng gobyerno sa nasabing programa. Inanunsyo ng Department of Interior and Local Government na hindi bababa ng 10,000 contract tracers ang considered as hired na ng gobyerno. Kasalukuyan silang sumasailalim sa training bago i-deploy sa mga komunidad. Ongoing din ang pagproseso sa 47,000 applicants. Target ng gobyerno na makumpleto ang 50,000 contact tracers na nakasaad sa Bayanihan 2 bago matapos ang buwan. Paalala po muli, bukas na ang voter registration. I-download lang ang form sa COMELEC website at ipasa ang application mula Martes hanggang Sabado 8 a.m. to 3 p.m. sa Office of the Election Officer. On behalf of Atom Araulio, I'm Shai Lagarde. And I'm Manal Sugadol. Stand with us. Stand for truth. Ang asong inalagaan ng mahigit 10 taon, nakuha ng pinagpapalo hanggang mamatay sa tapat mismo ng binabantayang bahay. Ito ang report ni Ian Simbulan. Hindi lang sila man's best friend. Kaagapay rin natin sila sa pagkakaroon ng isang maayos na mental health, lalo na ngayong pandemic. Pero may ilang pagkakataon na maging ang pinakatapat nating kaibigan na kararanas ng karahasan, gaya ng nahagip ng CCTV sa isang bayan sa Pampanga. Sa kuha ng closed circuit television o CCTV camera, habang ipinatutupad ang community quarantine sa Guagua, Pampanga, bandang 9:30 p.m., makikitang iniipit ng kahoy ng lalaki ang ulo ng isang aso para hindi makagalaw. Ilang saglit pa, habang nakaipit ang ulo ng aso, bigla siyang hinampas ng kahoy sa ulo ng isa pang lalaki. Makailang ulit pa niya itong pinagpapalo hanggang sa manghina ang aso. Nang tila wala ng buhay, hinila ito paalis ng isa sa mga lalaki. Ayon sa may-ari ng asong si Blackie na hiniling na itago ang kanyang pagkakakilanlan, ilang oras nilang hinanap ang alaga matapos itong hindi makita kinaumagahan. Ito raw kasi ang nagbabantay sa labas ng kanilang bahay. Hanggang yung caretaker namin, na-notice niya na may dugo po dun sa harap namin. And then, ang ginawa ko po is, chinek ko po yung CCTV. So, yun nga, dun na po namin nakita yung nangyari po sa kanya. Hanggang sa sinilip na nila ang CCTV. At laking gulat nila nang makita kung paano pinatay ang alaga. Siyempre masakit po. Yung aso po namin yun for almost 10 years na kasama namin dito sa bahay. Nagkakasakit po siya. Pinapagamot po na. Yung turing po talaga namin sa kanya is hindi hayop, kundi parang part na po ng family namin. Halos nakikita mo araw-araw na napakabait. Tapos makikita nyo lang po na gaganunin po nila. Talaga napakasakit po. Nang mag-imbestiga ang may-ari ng aso, nalaman nilang mga tauhan ng kanilang barangay ang pumalo at pumatay sa aso. Kaya po nila hinuli aso kasi may nagre-reklamo po na kapitbahay po na. Yun, na siyempohan daw po nila isang gabi na pag-alagala. Kinuha na po nila habang nagro-ronda daw po sila. Pero ano din po, hindi po kapanipaniwalang nagro-ronda lang po sila kasi nung time na nagro-ronda po sila, may dala po silang panghuli ng aso. Ang masaklap, hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita ang katawan ng aso. Hindi nyo na nakita yung katawan ng... Hindi na po. Dahil ang dinadahilan po ng barangay, itinapon po nila sa ilo. Nakausap namin ang kapitan ng barangay. Ipiniluwanag niya kung paano nangyari ang insidente. Kinahuli namin dahil maraming nagre-reklamo. Ngayon, napag-upan yung aso, inahabol yata ng mga bata ko. Sir, bakit po kailangan patayin kaya yung aso? Yun ang hindi ko alam, sir. Alam niyo naman po siguro na nabawal po sa batas yung pagpatay dun sa aso. Alam ko yun, sir. Hindi naman, wala naman ako nung nangyari. Wala naman. Pinayaran ko yung aso.
sinagot ng mga kaanod ko yung pagbayad. Nasaan po yung aso after po nung insidente? Sir, naitapon sa ilog yun, sir. Alam naman nung mayari. Balak po talaga namin magkaso kasi napakasakit nga po nung nangyari. Eh, ito pong barangay captain po dito, nakiusap po na kung pwede aregloin na lang. Binigyan po namin sila ng condition na palitan na lang po yung aso. Although pinalitan po nila yung aso, hindi po nila mapapalitan yung sentimental value ng aso sa amin. Samantala, may ganitong insidente rin sa Cebu City. Namatay ang isang aso matapos umanong lasunin. Mama Dog ang pangalan nito. Isinugod sa veterinary clinic si Mama Dog, pero binawian din ang buhay. Bigin! Okay ra ka, Bigin? Kinumpronta pa ng tagapangalaga ng aso ang pinaniniwala ang naglason sa aso. Kahapon, nagkaroon ng hearing sa barangay tungkol sa kaso. Ipinakita namin sa Animal Kingdom Foundation ang video ng pagpatay sa mga aso. Malinaw na paglabag sa Animal Welfare Act ang ginawa sa mga aso. Nung nakita ko yung video no, na pinadala mo, ang unang-una kong naramdaman, of course, is galit. Unang-una yung aso nakatali na eh. No? And then may mga tao sa paligid, hinahataw nila yung aso. So it is really a very condemnable act. Basically, unang tingin mo pa lang, there's cruelty involved. Hindi ito katanggap-tanggap. Lalo na sa kahit sino man. Ayon sa ating Animal Welfare Act or Republic Act 8485 as amended by Republic Act 10631, no? Particularly sa Section 6, no? Bawal ang pagmamaltrato or any act of cruelty. Lalo-lalo na ang pagpatay sa mga hayop. Although may mga exemptions kung saan pwedeng humanely or makataong pagpatay sa mga identified na mga hayop, in all situations, the killing of animals should be done in a humane manner at under circumstances na allowed ng Committee on Animal Welfare. Maaring makulong ng 1 to 2 taon ang sino mang mapatunayang may sala. Ma'am, kumusta naman po yung conviction rate sa mga taong involved sa pagpatay o animal, anumang uri ng animal cruelty? Sa amin pong experience, more or less, meron na po kaming naitalang mga more than 50% conviction rate. Ano? May batas, bawal ang anumang uri ng karahasan sa mga hayop. May tuturing itong isang krimen. Kulang nga ba sa ngipin ng batas o sadyang may ilan na marahas at walang galang sa buhay ng mga hayop? Ako si Ian Simbulan, I stand for... Sa kabila ng pandemya, mas tumaas daw ng 76% ang kaso ng mga namatay sa laban kontra droga. Ayon yan sa Human Rights Watch. Pero giit ng PNP na sa 5% lang daw ito noong Abril hanggang Hulyo. Here's Richard Haydarian. Noong tumakbo si Pangulong Duterte, nangako siya na within 6 months he's gonna solve the problem of crime and drugs in the Philippines. Already in his 5th year in office, kamusta naman si Pangulong Duterte? Has he fulfilled his promise? Last time we checked, even he himself was not very sure about that. In fact, ito yung sinabi ni Pangulong Duterte last year, on the brink of surrendering na daw ang gobyerno. E mukhang medyo hopeless na ang situation if we're gonna believe the president, and he himself is signaling desperation. Nonetheless, earlier this year during his State of the Nation address, he doubled down on his promise to fight against crime and drugs. And he also defended his war against drugs and crime in the Philippines during his latest address, in fact his first address, to the United Nations General Assembly. And the latest data shows that there was a huge increase dun sa mga numero ng mga taong namatay dahil sa mga anti-drug operations ng gobyerno. So over a span of 6 months, mukhang nagdoble yung deaths related to the anti-drug operations of the government according to the Human Rights Watch report. At dahil sa mga lockdowns, ipit ang mga tao, hindi sila makalabas, wala silang mobility masyado. So according to Human Rights Watch, para na silang sitting duck when it comes to anti-drug operations of the government, which by the way have been roundly criticized across the world for violations of due process, basic human rights, and some are questioning whether those drug-related operations were really drug-related at all. Nonetheless, in his address to the United Nations General Assembly the other week,
President Duterte was very defensive. Ayon sa kanya, the Philippines will continue to protect the human rights of its people, especially from the scourge of illegal drugs, criminality, and terrorism. Para kay Pangulo Duterte, human rights is also about safety and our protection from crime and drugs. Nonetheless, Pangulo Duterte shot back at his critics without naming any specific groups. In the meantime, Philippine National Police Director for Deputy Administration, General Guillermo Elizar, denied that the AJ case or extrajudicial killings was really as high as Human Rights Watch Group and others have tried to portray. Ayon sa kanya, 5% yung increase from half of April to July. So mukhang ibang baseline ang ginagamit ng Philippine National Police, but even they are trying to play down accusations of extrajudicial killings. And ayon sa isang independent senator who happens to be also a former Philippine National Police chief, mukhang nawawala ng interes si Pangulo Duterte when it comes to the drug war. Ayon sa Senator Panfilo Lacson, parang ridiculously insignificant yung 2 billion na allocated in the proposed budget for 2021 when it comes to the Philippine Anti-Illegal Drug Strategy or PADS. Which involves actually many government agencies. Parang sobrang liit ang hinihingi ng gobyerno pagdating sa budget. So parang hindi sila masyadong seryoso. In fact, this is less than 1% of the total budget proposed by the government. The very government whose president is saying that the drug war and fighting crime has been his major priority. Ayon kay Senator Lacson, the 2 billion proposed budget under the NEP National Expenditure Program tagged for the Philippine Anti-Illegal Drug Strategy is a ridiculous insignificant amount considering that it involves a multi-agency approach to fighting the drug menace, which the president no less has always emphasized as a continuing top priority program of his administration. So what is going on here? Is the president really losing interest? Is the president losing interest in investing in different agencies to fight this? Or is the president really getting desperate and accepting that hindi mukhang nag-work yung kanyang drug war? But if we're gonna believe the president, para sa kanya, tuloy ang laban when it comes to drugs and criminality in our country. Ako po si Richard Hedarian. Stand with us. Stand for truth. Gabi-gabi niyo na po ulit kaming makakasama sa TV. Don't forget to like and follow the Facebook page of Stand for Truth GMA para sa latest updates. On behalf of Atom Araulio, I'm Shai Lagarde. And I'm Manal Sugadol. Stand with us. Stand for truth.